sa mga pinakaabangan sa ASEAN Summit ngayong Nobyembre ay ang pagdating sa bansa ni US President Donald Trump. Kaugnay niyan, mga kapanayam natin si GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian live mula sa Washington, D.C. via Skype. Magandang umaga, Prof. Magandang umaga, Howie. Okay, Prof, ano ba ang kahalagahan ng pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas? Well, una-una, masaya kami na tutuloy siya sa Pilipinas, no? Kasi earlier this year, medyo wishy-washy si Pangulong Trump kung pupunta pa siya sa Pilipinas. Sabi niya baka nga Vietnam or maybe Pilipinas. So at least ngayon mukhang dediretso siya sa Pilipinas. Of course, dun sa Pilipinas, meron tayong US-ASEAN Summit at meron tayong East Asia Summit kung saan andun din yung mga leaders ng mga iba't ibang great powers katulad ng Japan, Russia, China at saka European Union. So yung East Asia Summit sa Manila at saka yung APEC Summit sa Vietnam, ito yung dalawa sa pinakamalaking gatherings ng world leaders, no? At of course, mahalaga na pupunta rin siya sa Pilipinas para ipakita niya na solid pa rin yung bilateral alliance natin. Of course, alam natin na si Pangulong Duterte mula umupo si Donald Trump, medyo iba po yung mga sinasabi niya ukol sa gobyerno ng Amerika. Of course, minsan nagagalit si Trump doon sa Kongreso ng Amerika, sa media ng Amerika, doon sa mga ibang mga membro ng Republican Party na medyo critical sa kanya ng sa kanyang war on drugs. But pag tinignan mo yung interaction ni Pangulong Duterte at saka yung mga members ng executive branch ng US, katulad ni Secretary of Foreign Affairs ng US, si Rex Tillerson, at saka yung mga sinasabi niya ukol kay Pangulong Trump, mostly very positive, no? Almost consistently positive po yung sinasabi niya. At in exchange po yung Trump administration, medyo positive din yung sinasabi niya nila ukol kay Pangulong Duterte at saka even yung kanyang war on drugs. So meron tayong some sort of solidarity going on dito sa pagitan ni Donald Trump at Duterte. At alam natin, dalawang leader na yan ay populist. Ang pinapakita nila sa sarili nila na isa silang mga anti-establishment leaders. At para sa kanila, yung liberal media at saka yung mga liberal elite ay kanilang kalaban. So my element of ideological similarity din po yung dalawang leader na yan. Not to mention yung mga kanilang personal style, no? Yung kanilang populist style, tsaka yung mga tough man, strong man na aura nila. So in that sense, meron element of romance, no? Talagang inaasahan ko, to be honest, na magkakaroon ng very convivial, no? Masayang meeting sa pagitan ng dalawang leader na yan. At I won't be surprised, to be honest, kung si Donald Trump ay mag-Duterte fist dyan sa Manila, probably dun sa bilateral meeting nila sa 13th November sa ASEAN Gala. So mukhang hindi lang sa APEC, baka bati sa Manila magkaroon din ng one-on-one talk sa pagitan ng dalawang leaders na yan. Okay, Richard, nabanggit mo nga na maraming kritiko dyan sa Amerika, no? Kritiko ni Donald Trump at kritiko din ni Pangulong Duterte. May mga reaction ba dyan sa Washington D.C. dito sa balita na magkikita nga yung dalawang pangulo? Well, ito yung mga tanong na nakukuha ko, no? So, andito ako, gumagawa ko ng mga, I'm engaged dito sa isang book tour, no? Book talk sa mga iba't ibang major think tanks at saka mga institution dito sa Washington D.C. At lahat, yung mga isa sa pinaka maraming tanong na nakukuha ko sa mga audience, sa mga opisyales, sa mga eksperto dito sa Amerika, ay anong inaasahan natin sa bilateral meeting ni Donald Trump at ni Duterte? Mukhang ang consensus dito ay friendly po yung rapport ng dalawang leader na yan. Pero of course, ang concern ng Amerikano ay baka si Donald Trump i-fully embrace niya si Duterte at baka ma-misinterpret ito bilang endorsement ng Duterte's war on drugs. So ito yung concern ng mga ibang liberal elements dito sa Amerika. But at the same time, yung iba na mas practical ang tingin nila sa ating bilateral relationship, para sa kanila maganda na magkaroon ng mas magandang rapport sa pagitan ni Duterte at Trump para yung ating aliansa ay malakas pa rin. Kasi maraming concern dito ay yung si Duterte ay medyo mas lumalapit sa China recently kaysa Amerika, even if yung Amerika tumulong ng husto dun sa liberation ng Marawi. Okay, Richard, dahil lang ang title nitong segment natin, The Big Picture, tatanong ko sa iyo, no? Kasi sinabi nga dati ni Francis Fukuyama, end of history na itong end of communism. You're talking about the rise of populism. Are we going to see liberalism back or have we seen the end of liberalism? Tuloy-tuloy na itong populist politics sa mundo kasama ng ating bansa at ng Amerika. Well, I mean, katulad na sinabi ng Chinese Premier dati na si Zhou Enlai, it's too early to say, no? So ito yung sagot ko for the meantime. I think
hindi pa naman completely na-dislodge po or na-dislocate po yung liberalismo. Malakas pa rin po ang liberalismo sa Pilipinas, dito rin sa Amerika. Pero in the meantime po, mukhang yung mga populist leaders, ito yung uso around the world, no? From US to Turkey to Philippines. So mukhang ang taong bayan around the world, humihingi din sila ng mga iba't ibang style ng leadership. At yung mga populist leaders, for now, at least sila yung mga flavor of the month. But of course, ang concern dito is mga populist leaders, baka ang implication dito ay humihina or hihina ang mga democratic institutions. So pati dito sa Amerika, malaking issue yan. Ang diferensya naman is si Pangulong Duterte ay overall popular pa rin sa Pilipinas, pero si Donald Trump ay very unpopular dito sa Amerika, lalong-lalo na dito sa Washington DC, at may mga maraming investigations na nangyari dito laban kay Donald Trump at yung mga tao sa paligid niya. So may mga discussion pa rin ng impeachment laban kay Donald Trump, although premature pa at this point in time. But clearly si Donald Trump, wala siyang masyadong political capital dito sa Washington DC kumpara kay Duterte dyan sa Pilipinas. Okay, maraming salamat GMA resident analyst Professor Richard Heydarian.